Customer na bumaboy sa resort, sa wakas nagsalita na. Ano nga ba ang mga pasabog ng mga customer na ito? Meron nga bang dahilan kaya nila nagawa ang mga bagay na yon? Trending na pinag-uusapan, kamakailan ang nangyari sa isang resort, matapos rentahan ng isang grupo ng guest kung saan tila binagyo ang nangyari sa lugar. Dahil pagkatapos nila ginamit, nadatna ng may-ari ang nirentahang resort na ibang-iba na ang itsura, hinagis ang mga upuan at mga mesa sa swimming pool, kalat ng mga pagkain, at maging ang water dispenser ay hindi rin nakaligtas at itinapon din sa pool. Nalalong ikinadismaya ng may-ari nito, sinubukan pa raw nitong kunin ang deposit ngunit nang sabihin ng caretaker na i-check muna ang resort, ay agad na mga kumaripas, nang takbo ang grupo gamit ang kani-kanilang mga motorsiklo, hanggang sa may nadamay. Daring inosente sa pangyayaring ito. May kapangalan kasi ang isa sa mga ito na umani ng samat-saring pambabatikos online. Mismong ang may-ari naman na si Noneth ang nakiusap sa mga netizens na tigilan na ang paghahanap sa mga taong sangkot. Dahil lahat umano sila ay naka-private na o deactivate na ang social media account, ngayon naman sa wakas nagsalita na ang mga guest na bumaboy sa resort, ngunit ano nga ba ang mga revelasyon nito? Humingi na ng paumanhin sa kanilang inasal, ang mga nanggulo na customer na sangkot sa viral video mula sa isang resort sa Laguna, ang may-ari ng resort ay nagsampa na ng kaso sa mga kalalakihang ito. Marami namang mga netizens ang pabor sa pagsasampa ng kaso laban sa mga taong nanggulo sa resort, alinsunod dito, sinuspinde at dinismiss ang mga kalalakihang sangkot sa nasabing pangyayari. 2 sa 4 na lalaki ang nagbigay ng kanilang pahayag. Ayon sa kanila ang celebration umano na yun ay para sa isang kasamahan nilang may pagdiriwang ng kaarawan. At ang kanilang hindi magandang nagawa sa nasabing resort ay dala lang daw umano ng sobrang kalasingan dahil sa alak. Paglalahad ng isang sangkot ay parang napasobra na lang din po kami sa inom ng alak, hindi na po namin napigilan yung sarili namin kaya ganyan na po ang nangyari. Itinanggi rin nila na nasa impluensya sila ng illegal na droga, anila, wala po kaming ginamit na kahit na anong droga, yun po ang totoo, hindi po kami addict, sadyang tinamaan lang po kami ng alak, dagdag pa nito. Humingi na ng paumanhin ang mga sospek at ilan sa kanila ay nagdala pa ng kanilang mga magulang nang humarap sa pamunuan ng resort, para humingi ng paumanhin, nagbigay din ang mga ito ng mensahe sa mga may-ari ng resort. Gusto ko po sanang humingi ng pasensya sa mga nangyari, gusto ko pong humingi ng tawad sa may-ari ng pool na tong resort, sorry din po sa mga naagrabyadong tao, ayon nga sa isa sa mga nanggulo sa resort. Matinding panghihina ang naramdaman ng mga owner ng resort sa kababuyan ng mga kabataang guests, nagdulot naman ito ng grabing stress sa isa sa owner ng nasabing resort, dahil ito pala ay may iniindang sakit at tanging ang kinikita sa resort ang siyang panggastos niya sa pagpapagamot. Panawagan nito na huwag na sana maulit ang mga ganitong paninira ng gamit ng resort na kanila lamang nirerentahan.